pagpawin ng Diyos sa kanya. Lord, we love you so much, sa akin na lang, magandang ako po sa inyong mga kayo po ay nangyari po muli sa aking online Bible study. Praise God. Praise Lord, nangyayaan ko po kayo. Kayo po ay sama-sama manood at makinig ng Ibanghelyo. Ang ating pong pagkain sa espirituan, ang salita ng Diyos. Lord, God. Nagnanapog po sa taga Metro Manila, taga Norte, taga North and South. Doon po yung South Bay, Visayas and Mindanao, South Provinces and Regions. Nagnanapog po sa inyong lahat yan. Mga taga Norte, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Kalingao, Payao, Madanga, Mataan, Manuleta, Sorani, Orion, Padaan. Magandang nabot ko. Shout out yan sa mga taga Minanugihan, taga Olongapo City, Baguio City, Pangasinan, Pangasinente, Ilocandia. Magandang nabot. Mayong hapon sa taga Mindanao, Visayas, mayong hapon po. Taong City, Tabo, Gensan, Bugindol, sa lahat ng taga-Butuan City. Yung mga taga-Butuan City po, maganda na po yan. Praise God. Pag-alala Diyos sa lahat po ng mga napuro ng ating pangarap ng Ebanghelyo, kayo po ay pagpalain po ng Diyos. Praise God. Ito po ay salita ng Diyos. Hindi po ito salita, kundi ito ay salita ng Diyos na magbibigay sa atin na paglaya, kalayaan, liberty, kalayaan sa ating mga kasalanan, sa ating kahirapan, for those our suffering, sa lahat po ng ating mga sundalanin, dapat po ay maging gabang kabahagi na ang Diyos. Magandang hapon, Kaparman Summer. Magandang hapon yan, Brother Linego, mga Valenciano family, Sister Rania Galiano. Bakit kaya, Sister, bakit kaya, bakit kaya? Magandang hapon, Aria Fernandez, yan po sa Valenciano City. We folks, magandang hapon po diyan sa Metro Manila, Patero sa Rasa. Oy, Quezon Province, magandang hapon Quezon Province, Lido Region, Summer Lady, Tacloba. Magandang hapon po sa inyo lahat. Para tayong nasa periyahan. Periyahan yung mind natin, nasa periyahan. Glory to God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Kayo po ay malayang mawalong ng bayan sa ating online Bible study. Sister Rosie, nanti po na tumaga kayo sa mga nangako sa iyo, Sister Lady Gaga. sa letter B. Ano tayo nag-ana sa ano tayo nasa periyahan nito. Nandais ka na kayo sa yung aking mga may kasi talagang ay lagi nasisira. Tinamay ang piyango mo. Ito nga bibili lang na ito, regalo. Pero umupok na naman, regalo lang sa akin. Lord, nagan, maganda nga mong po. Sa lahat ko na nag-anamin yan, shoutout yung may sa shoutout. Sister Yolida, taga ano yan, taga sila gabi, taga po sila gabi. Carmona, Sister Vinegar, Ari Vina, magandang hapon sa iyo, manood ka na. Ari, busog, 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 busog na iyo. Kasi nga, kasi ewan ko kaya ako mag-jogging eh. And hindi naman ako mapag-jogging. Kaibigan natin ay marka ng Panginoon. Amen? Sabi ka, pagkain niya ay nagkakaunawa, sabi ka, kaibigan, keep distance.
Sabot po ninyo ang hayaan, mga kapatid ko sa Panginoon, na masira ang aking relasyon ng ating mga kapibayan. Amen? Lahat po tayo ay mga anak ng Diyos. Lahat po tayo nagkakasala, nagkukulang. Kung may pagkukulang sa iyo, yung kapwa, na hindi maayos-ayos, kasi also sagutan pa kayo dyan, ay keep distance. Mag-iwalay muna ng panandalian. Amen? At upang mamiss nyo ang bawat isa. Ikaw ay may asawa, may girlfriend. Ito po ay tinuturo natin. Kapag tayo mga pastor, po, may mga asawa po yan. Kaya nagkatakamo sa iba, nakakarang sila, wala na mga asawa, parang ang mga pangarap na ikaw ay papayo sa mga asawa without knowing na ikaw ay no experience. And as a father, as a mother, you have no experience sa lahat ng mga pinagdaanan ng pamilya. Diba? Kaya nandiyan sa akin ng Biblia, kayong mga manggagawa, meron kayong experience para kayo ay magsaway, magturo, upang kayo ay pamarisan. Diba? Tayo po may mga asawa, magbayo tayo ng tama, may asawa. Amen? Nagkakagalit kayo, ay maghiwalay kayo ng tulugan. Nung sa kabilang kwarto matulog, kayo maghahan. Pagkagalit pa ang asawa mo, kapag timpla mo na mainit na tsokolate. Diba, Sister Roslyn? Pag binato ka ng pinapay, patungin mo naman ng kape. Tara, may tausapan. Pag-usapan niyo mo ba? Pero binatong ka, pastor yan. Pag binatong ka ng pato, hindi mo lang kinapay, pag-usapan may nakilid ba? Tinuturo natin yan sapagkat taginig ngayon, mga kapatid. Alalahanin natin pag taginig, ang mga ulo, mainit din. Mag-asawa, boyfriend, girlfriend, nagkakalot na ano. Sabi, di ba, ang ating pinangaral na nakaraang buwan pa yan na pagka meron tayo mga hindi pagkakaunawaan, father, mother, sa loob ng family, distansya tayo. Huwag po yung padaanin natin sa inyong ulo. Amen? Ang kabibahay, mahalin natin sila at paano natin mamahalin, inaaway na tigilan natin ang kaguluhan. Amen? Ako kahit mahal ko sa buhay, kahit girlfriend kita, di-distansya tayo. Kahit asawa, distansya tayo. Pag nagbagayan yan, mahirap. Minsan, yung iba, pag natutulog, amen? Yung aso nga, anak, pag-ibuha mo yan. Pag-isampan mo nga ng konti yung aso yun, isampan mo na ako ng konti yung aso yan. Masyadong ano. Amen. Taka, mayroon tayong nagalit, amen, distansya. Kahit mahal natin sa buhay, girlfriend, asawa, ay distansya. Yan po ang mga kaluwag. Pag nagbangayang-bangayang kayo dyan, para kayong kuryente. Pag pinagdikit ang kuryente at negative-positive kislapan yan. Hanggang sa maglilihan. Pag-isampan mo nga ng konti yung aso dyan, tuloy lang mo. Sumusobra na. Yan, yan. Nakasobra na. Nagala nga po ang sister. Yung pita. Nagala nga po. Matita ko ang aso nito. Pero ito po katabi ko patulog yun. Pwede lang. Diba? Distansya kami itong aso ko. Minsan.